So what is up sa inyong lahat mga bro, and welcome back to another video na naman na kung saan natin nga pong kamustahin itong si Eugene Tejada, na kung saan ito nga po ang PBA player na nagtamo ng pinakamasaklap na injury sa buong kasaysayan ng PBA. Bago nga natin pag-usapan yan mga bro, ay huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. So sino nga ba ang hindi nakakakilala rito kay Eugene Tejada na nagtamo ng pinakamasakit at pinakamasamang pangyayari sa kanyang PBA career? Isa nga po itong Phil America na drafted ng Santa Lucia Realtors bilang second rounder pick, ngunit agad na itinrade naman sa koponan ng Alaska Aces kapalit itong si Kenneth Durendez during draft day noong taon ng 2003. Kasabayan niya nga mga bro sa PBA draft na yon ay itong sila Mike Cortez, Romel Adukul, Jimmy Alapag, Harvey Curry, Enrico Villanueva, Billy Mamaril, Ronald Tubig, Cyrus Baguio at marami pang ang iba. Tatlong taon itong naglaro para sa team ng Alaska Aces noong coach pa ng team itong si Coach Tim Cohn. Ngunit napunta nga ito sa San Miguel Beermen hanggang sa kuhanin na nga siya ng kanyang nagsilbing huling team na paglalaroan sa PBA na Pure Foods Chunky Giants. Sa quality time nga na binibigay sa kanya ni Coach Ryan Gregorio noong mga panahon na yon, ay palaging magandang pinapakita nito lalo na nga noong nakatapat nila ang former team niya na San Miguel Beermen, at doon nga ay nagtala ito ng kanyang career high na 17 points. Ngunit sa kabila nga ng magandang performance nito sa Pure Foods Chunky Giants noon, ay tila ba isang madilim na kapalaran ang naghihintay sa kanya nang makalaban nila itong team ng Red Bull noong May 14, 2006. Sa kalagitnaan nga ng huling quarter ng laro, naginanap sa Inares Center sa Antipolo sa score na 73-54 lamang ang Red Bull ng 19 points. Dito na nga nangyari ang pinakamasakit at pinakanakakatakot na pangyayari sa buhay at basketball career ng Pure Foods Chunky Giants player na si Eugene Tejada. Mula nga sa pagkakadrive ni Roger Yap ay bumagsak itong si Eugene Tejada ng paupo matapos niyang ma-rebound ang bola. Ngunit sa pagbagsak nga niya na yon ay ito rin pagbagsak ni Mick Pinisi patalikod sa kanya, at doon nga ay sinalon ng spine nito ang malakas na impact ng pagbagsak ni Pinisi. Kung kaya't napuruhan nga po ito sa kanyang mismong spinal cord, at doon nga po ituluyan na itong naparalisa. Noong oras nga daw na nangyari yon, ayon dito sa kanyang interview, ay alam niya na nga daw agad na totally paralyzed na siya dahil hindi niya na nga daw maigalaw ang kanyang kamay at ang kanyang mga paa. Kaya agad na sinabi niya nga daw sa doktor ng team ng Pure Foods ay dali na nga daw siya agad sa ospital. Ngunit ng mga panahon nga na yun ay walang available kahit ni isang ambulansya na naka-standby sa game. Paliwanag naman ng assigned PBA commissioner noong panahon na yon na si Commissioner Nolly Ayala ay dapat nga daw talaga ay mayroong ambulansyang naka-standby sa game. Ngunit dahil nga daw sa bagyong Kaloy noon ay nagamit nga po ito sa ibang sakuna. Kaya naman naghintay pa nga po ito ng kalahating oras upang maidala sa ospital. At bago nga ito umalis sa court ay nilapitan ito ng kanilang head coach na si Coach Ryan Gregorio upang hawakan at i-approach. Ngunit agad na humingi pa nga daw ng sorry itong si Eugene Tejada sa kanya, at binulungan naman ito ni Coach Ryan Gregorio upang sabihing magpalakas ka at mahal ka namin. Hindi na nga raw sana tatapusin ang game na yon dahil balak na nga mag-concede ng Pure Foods Chunky Giants dahil sa pangyayari na yon. Ngunit dahil nga sa paghihintay din ng mga fans ng 40 minutes bago maidala sa ospital itong si Eugene Tejada, ay napagkasundo ang tapusin at laruin na lang ang natitirang minuto ng laro. Nang maidala naman si Eugene Tejada sa ospital, ay agad namang sumailalim ito sa CT scan, at doon nga ay nakitang dislocated nga ang cervical vertebrae C227. Napunta nga raw ang tinatawag na C5 sa pwesto ng C6 ayon sa doktor na tumingin sa kanya. Kaya tinawag nga na anterior dislocation of spinal cord ang nangyari sa kanya na makakaapekto sa kanyang motor ability. Ayon naman sa PBA Physical Rehabilitation Specialist ng mga panahon na yon, ay maaari pa nga daw itong makabalik sa paglalaro ng basketball or sa PBA kung malalagyan lang ito ng titanium plate sa spinal cord.
at 3 araw mula ang pangyayari na yon ay sumailalim ito sa surgery upang mag-implant ng titanium plate para sa spinal cord. Lahat nga ng ginastos niya sa operasyon at sa iba pang gastusin bilang pagpapagaling ay sinagot lahat ng kanyang mother team. Ngunit nang matapos nga po ang suporta sa kanya ng San Miguel Corporation, ay nagamit niya nga rin ang kanyang mga naipong pera mula sa kanyang basketball career. Dahil hindi nga po biro ang halaga ng therapy na umaabot sa $100 per hour at kailangan niyang mag-therapy ng 8 hours a week. Kaya naman sinuportahan siya ng kanyang mga magulang sa therapy na yan, ngunit umabot nga po sa puntong halos lahat ng ipon ng kanyang pamilya ay halos maubos na. Kaya naman nagpa siya ito na huminto na lang sa therapy at humanap na lang ng ibang alternative, kaya naman nagpa siya na lang itong mag-gym. Dahil imbis na gumastos ng $100 sa isang oras sa therapy, ay higit na mas mababa naman ang bayad sa gym na $10 lang a month. Dumating din sa punto ng buhay ni Eugene Tejada na wakasan na lang ang kanyang buhay, lalo pa nga noong iwanan ito ng kanyang longtime girlfriend na TV actress noon na si Jenny Hernandez noong nasa kalagitnaan ito ng nangyari sa kanya. Ang mas nagpabigat pa nga ng kanyang nararamdaman ay nang sabihin ng kanyang doktor na 4% lang ang pag-asang makalakad nito. Sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay ay doon niya nga raw higit na nakilala ang Diyos at pinagugutan din niya ng lakas ang kanyang pamilya upang ipagpatuloy niya ang kanyang buhay at nagpursiging mag-gym. Kaya noong taon ng 2012 ay bumisita ito sa Pilipinas nang nakakalakad na sa tulong ng saklay at doon nga ay pinaunlakan nito ang mga TV interviews tungkol sa pangyayari na yun sa kanya sa unang pagkakataon. Sinabi niya nga doon na wala rin siyang sama ng loob kay Mick Pinisi kung sadya man o hindi ang pagkakabagsak sa kanya dahil itinuring niya na nga lang daw itong isang aksidente na hatid ng may kapal upang matutong lumaban at magbigay aral sa kanyang buhay. Hindi rin daw masama ang loob nito sa dating kasintahan na si Jenny Hernandez nung iwanan nito sa kalagitnaan ng kanyang pagdadalamhati. Ginugol niya nga raw halos lahat ng oras niya sa pag-gym upang makalakad at matawag niyang muli ang kanyang sarili na isang human being. Ngunit hirap nga daw itong humanap ng trabaho noon sa US dahil hindi nga daw pantay ang pagtingin doon ng mga tao dahil isa siyang disabled. Kaya naman para kumita ng maliit na pera minsan ay nagmo-motivational speech ito sa mga college university at doon nga ay nagbibigay donation ng mga college students. Pumunta rin ito sa PBA sa mismong laban ng kanyang mother team na Pure Foods kontra dito sa barangay Ginebra. Doon nga ay malugod na winelcome muli ito ng magkabilang team at ng mga fans, lalo na nga ng kanyang mga dating kasama na sila James Yap at ang dating coach nito sa Alaska Aces na si Coach Tim Cone. Faith in God to become an inspiration for us all. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for Mr. Eugene Tejada! At nang makabalik naman ito sa US, ay doon niya na nga nakilala ang kanyang mapapangasawa na si Miss Andrea Kleber at ikinasal sila noong taon ng 2014. Agad naman na nagbunga ang kanilang pagsasama at biniyayaan ng dalawang kambal na lalaki. At hanggang sa ngayon nga ay maayos na namumuhay itong pamilya ni Tejada sa tulong ng pananalig sa Diyos at ng kanyang asawa. At para naman sa mga nanood ng kanyang storya sa ating hatid mga bro,
ay huwag hayaang magpatalo sa mga dumarating na problema o depresyon, bagkus ay labanan nito at gawing challenge sa buhay. Sana ay magbigay motibasyon sa atin ang kwento ng buhay ni Mr. Eugene Tejada para malagpasan ang kahit na anumang problema na dumating sa atin. At sana nga ay ma-share nyo rin ito mga bro para magsilbing inspirasyon sa lahat, hindi lang sa mga nagbabasketball kundi sa mga taong may mabigat na pinapasan. This is Sports TV.